Malapit na nga natin ipagdiwang ulit ng Pasko. Ang Pasko ay espesyal at isa pinakaabangan ng mga bata ang pagdiriwang na ito. Ngunit mahigit pa sa Pasko kaysa sa mga regalo at dekorasyon ng bahay. Ang iyong mga anak ay magkakaroon ng mga pesta opisyal ng Pasko at malamang nagugugol ang kanilang oras sa paglalaro. Kaya sabay-sabay nating alamin ang 10 nakakagulat na katotohanan at impormasyon tungkol sa Pasko. Pero kung bago ka lang sa aking channel at gusto mo sa mga gantong video, ay nararapat lang na isubscribe mo na at pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga ina-upload na video. Tara kapards, simulan na natin to. Number 10, ipinagdiriwang ang Pasko sa kapanganakan ni Jesus. Ang Pasko ay taunang pesta ng mga Kristiyano na ipinagdiriwang ang kapanganakan ni Jesus. Ang 25 na araw ng Disyembre ay pinili upang markahan ang kanyang kaarawan ng simbahang Romano-Katoliko mga taong pagkatapos ng kanyang kamatayan. At ang Kristiyanong holiday na ito ay ipinagdiriwang ng mga Kristiyano sa buong mundo. Number 9, ang mga Christmas tree ay unang ginamit ng mga sinaunang Egyptian at Romano. Ang pinagmulan o paggamit ng Christmas tree ay nagmula sa mga sinaunang Egyptian at Romano. Gumamit sila ng mga evergreen na puno tulad ng pine tree, wreaths at garland. At ang paggamit ng modernong Christmas tree ay nagsimula sa Germany noong 16 na siglo. Sa halip na ang makintab na dekorasyon na nakikita natin sa kanila ngayon, pinalamutian sila ng mga prutas at mani. Number 8, si Santa Claus ay kilala bilang center class sa Dutch. Para sa mga bata, ang Pasko ay tungkol sa pagtanggap ng mga regalo mula kay Santa Claus. Ngunit, paano nga ba nakilala si Santa Claus? Ang karakter ni Santa Claus ay batay kay Saint Nicholas. Ayon sa isang alamat, si Saint Nicholas ay isang Kristiyanong obispo na naglaan para sa mahihirap at nangangailangan. Mahal din siya ng mga bata at nasisiyan siya sa pagbibigay ng mga regalo sa kanila ng palihim lamang. Habang kumakalat ang kanyang kwento, tinawag siyang Santa Claus sa Dutch na kalaunan ay naging Santa Claus. Number 7, hindi palaging nakasuot ng pulang damit si Santa Claus. Si Santa Claus ay unang nagsuot ng mga damit na berde, lila o asul. Sa loob ng maraming taon, ito ang karaniwang tema para sa masayang matatandang lalaki sa North Pole. Gayunpaman, nagpa siya ang Coca-Cola na bihisyan siya ng mga kulay na tumutugma sa kanilang tatak. Kaya ito ang dahilan kung bakit siya ay lagi nakasuot ng pulang damit. Number 6, ang caroling ay bati sa tradisyon ng wassailing. Naisip mo na ba kung bakit ang mga tao ay pumupunta sa pinto para kumanta ng caroling song tuwing magpapasko? Ang tradisyon ay bati sa kaugalian ng mga Briton na tinatawag na wassailing, na isang tradisyon na magtotoast para sa mabuting kalusugan at kapalaran ng isang tao. Number 5, ang Alabama ay unang estado sa US na kinilala ang Pasko bilang isang opisyal na holiday. Oo, tama ang narinig mo. Ang Alabama ang unang estado sa US na kinilala ang Pasko bilang isang holiday sa taong 1836. Ngunit, alam nyo ba mga kapards, ang ilan sa inyo ay hindi pa ito nalalaman. Bago unang nagdeklara ang Alabama ng Christmas holiday, ay sumunod naman ang Oklahoma at nagdeklara din ng Christmas holiday noong 1907. Number 4, ang kakaibang regalo ng France sa US noong 1886. Ang Pasko ay panahon din ng pagpapalitan ng mga regalo. Ang mga tao ay maaaring mag-ipon sa buong taon upang bumili ng mga regalo para sa kanilang mga kaibigan at pamilya o gumawa ng mga regalo sa kanilang sarili. Pero alam mo ba kung alin ang pinakamalaking regalo sa Pasko? Ito ay ang Statue of Liberty
ang Statue of Liberty ay iniregalo ng France sa US bilang regalo sa Pasko noong taong 1886. Number 3, ang kakaibang turing ng mga taga-Poland sa spiderweb. Alam mo ba na ang mga spiderwebs ay tinuturing ng mga palatandaan ng mabuting espiritu sa panahon ng Pasko? Oo, tama ang narinig mo. Sa Poland, naniniwala ang mga tao na ang isang gagamba ay naghabi ng kumot para sa sanggol na si Jesus. Mula noon, naniniwala ang mga tao sa Poland na swerte at mabuting espiritu sa tuwing nakakita sila ng gagamba sa kanilang mga bahay. Number 2, reindeer. Sa gabi ng Pasko, maraming mga bata ang nagiiwan ng mga regalo sa medyas para kay Santa Claus. Gayunpaman, maraming pamilya sa mga bansang European tulad ng Netherlands at Germany ang sumusunod sa mga lumang tradisyon. Iniiwan ng mga bata ang kanilang mga sapatos sa harap ng pintuan na puno ng dayami at karot para kainin ng mga reindeer. Number 1, ang kwento sa likod ng 12 days of Christmas. Naisip mo ba kung bakit ang pesta opisyal ng Pasko ay tinatawag na 12 na araw ng Pasko? Sinasabi ng alamat na ang tatlong hari ay tumagal ng 12 araw upang maglakbay sa lugar ng kapanganakan ng sanggol na si Jesus. Kaya ang pesta opisyal ng Pasko ay kilala bilang 12 na araw ng Pasko. At dito ko na tatapusin ang ating video mga kapards. Sa mga gusto magpa-shoutout ay comment lang yan sa ibaba ng ating video.